mga bros, may balita nga po tayo dito po kay Jordan Bell, dahil ito ay balita na ito ang isa sa mga gustong kunin ng SMB as their import sa ating paparating na Commissioner's Cup 2023. Yes mga bro, so according sa ating mga reports na ito pong si Jordan Bell ay yun nga, gusto na itong i-scout ng maraming coaching staff ng SMB, dahil huli nga itong naglaro dati last year pa 2022 sa Gangseo Long Lions sa CBA, sa Chinese Basketball Association. Yes mga bro, sa last year pa yan, gusto nilang makita yung condition nito ni Jordan Bell kung okay pa. Kapag okay ito mga bro, chak, ito ang kukunin nilang Commissioner's Cup import ngayong 2023. At alam naman natin ang lalaki ng mga imports, tapos nandiyan pa yung Bay Area Dragons na may 7'5" Liu Xuanxing. So syempre mga bro, abangan naman natin, marami namang options itong SMB, at alam naman natin marami silang reserva. Dating nakaraang season nga, 'di ba? Puro sila palit ng mga imports, hindi sila mapakali sa isang import lang, at hindi sila nasa-satisfy kapag nagkakaroon ng mga pangit na performances. So ito pong si Jordan Bell, kung hindi niyo naman ito kilala, mga kabros, malakas naman, lalaro naman kasi ito. Isa siyang 6'8" at isa siyang legit former NBA player pa. At ito pa mga bros, sa lahat ng mga reports na naging import dito sa PBA, ito ang isa sa mga nagkaroon ng championship ring sa NBA, kung saan noong 2018. Siyempre kasama naman siya ni na Stephen Curry noong Golden State Warriors Championship 2018. So isa sa mga naandyan mga bros, at nagkampyon si Jordan Bell sa NBA. After nyan mga bros, sa NBA, biglang bumalik siya sa NBA J League, kung saan nagkaroon siya ng two-way contract, at sa Santa Cruz Warriors siya. Bumalik naman siya sa NBA noong 2019 to 2021 from Minnesota Timberwolves to Washington Wizards. Tapos 2021, bumalik ulit siya ng Golden State Warriors. So mga bros, all in all, hinugpa ito pong si Jordan Bell sa kanyang NBA background. So medyo alam natin yung performance niya at yung kanyang confidence naandyan talaga. Kaya nga malakas-lakas din ito pong si Jordan Bell. Kung nakikita niyo yung mga highlights niya mga bros, malakas naman talaga. Ito pong manlalaro na ito, talagang athletic na manlalaro. Ang lakas sa ilalim, may shooting pa mga bros. Hindi naman ito papabalikin basta-basta ng Golden State Warriors, or basta-basta ng papapirmahin kung wala lang. Alam naman natin yung kakayahan ng isang Jordan Bell. Kaya nga mga bros, para sa SMB, medyo malaki-laking offer ito para sa kanila. Pero abangan din natin sa mga reports kung ito pong si Jordan Bell ay nakikipag-pick up games pa hanggang ngayon. Dahil alam naman natin, hindi nila pinapabayaan ng kanilang mga katawan. At syempre, hindi pa rin naman nawawala yung basketball sa kanila. Lalong-lalo na ito pong si Jordan Bell, eager din talaga niyang bumalik sa NBA mga bros. At isa pa dito, bata-bata pa ito pong si Jordan Bell, halos kasing age lang niya si Chris McCullough sa edad na 28 years old. So mga bros, talagang prime pa ito po ni Jordan Bell, prime years ito ni Jordan Bell, kaya maghahanda yung mga ibang teams dito sa PBA, dahil itong si Jordan Bell ay different import ito mga bros. Ikaw ba, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba dapat bang papirmahin ng SMB ito ng former NBA champion na Golden State Warriors na si Jordan Bell? Komento mo lang ang opinion mo dyan mga bros, at iisa-isayin natin yan. Dito naman po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga bros. Isa nga sa mga magpapadraft ngayon sa ating rookie sa September mga bros, ito pong si Kenneth Taffin. Yes mga bros, ito pong si Kenneth Taffin ay isang Filipino-New Zealand basketball player from Wellington Saints sa New Zealand's NZNBL, New Zealand's National Basketball League. So yan ang huling pinaglaruan po nito po ni Kenneth Taffin. After dyan, sa mga pick-up games na sa ibang liga na sa ibang bansa, kung saan nagpapalakas siya para nga sa paparating na PBA draft sa September. Yes mga bros, malapit na yan. 2 buwan na lang, PBA draft na, kaya nga itong si Kenneth Taffin ay isa sa mga gusto itong kunin ng Barangay Nebra San Miguel. Yes, isa siyang shooting guard mga bros, 6'4 shooting guard ito pong si Kenneth Taffin. At isa pa dito, flexible gumawalaw, medyo athletic naman talaga tignan. At isa pa dito, gustong gusto rin ito ng Barangay Nebra San Miguel, del syempre shooter ito pong si Kenneth Taffin. Isa yan sa mga talagang binubuo na lineup nito po ni Boss Al Francis Chua na magkaroon ng maraming shooter ito pong Barangay Nebra San Miguel.
At saktong-sakto ito pong si Kenneth Taffin, yan ang kanyang specialty. At bukod pa dito, nagkampyon pa ito sa Wellington Saints kung saan sila ang naging NZNBL champion noong 2021. So mga broads, galing New Zealand ito, iba yung playing style doon, iba yung laruan at mataas ang kompetisyon ng liga doon mga broads. Kaya nga yung experience si Kenneth Taffin doon, medyo hindog na ito pong manlalaro talaga na ito dahil maganda ang kanyang experience sa ibang bansa kung saan champion player din ito pong si Kenneth Taffin kung saan itong Barangay Nebra San Miguel alam naman natin isang champion team dito sa PBA. Kaya nga bagay din na madala niya yung kanyang championship experience sa ibang bansa at madala niya dito sa Barangay Ginebra San Miguel na isang champion team din. Ikaw mga bro, syempre, alam naman natin, ito pong Ginebra, malakas na ang lineup nito. Alam natin, gusto na itong mag-bounce back, babawi talaga ito mga bro. Alam naman natin, nabigo sila last season at ngayong Commissioner's Cup 2023, sila nga ang defending champions ngayong Commissioner's Cup 2023 dahil last season sila ang tinanghal na kampiyon kung saan natalo nilang Bay Area Dragons. Malay natin Bay Area versus Barangay Nebra San Miguel ulit sa finals mga bros dahil alam natin na babawi talaga itong Bay Area Dragons at alam ko na lalakasan na talaga ng Bay Area. Ito kaya nga itong Ginebra, dapat mag-rebuild sila ng maayos na lineup. Magaling talaga ng import pero alam natin si Brownie pa rin yan kahit papano or else malay natin mag-iba sila ng import na mas malaki kay Brownie at mas malakas pa sa kanya. Pero ito nga pagdating sa mga shooting guards, ito gusto nilang magdagdag pa itong si Kenneth Taffin, 6'4 shooting guard. Alam kong malaking tulong ito sa Ginebra. Hindi naman basta-bastang player itong si Kenneth Taffin na basta galing sa UAAP lang or NCAA, galing ito sa ibang bansa. Bago siya maglaro dito sa PBA. At isa pa dito, syempre, nabanggit nga natin, galing na rin siyang UAAP. Kung saan FEU Tamaraws, ito pong player na ito, 2016 to 2019, galing FEU na yan. Kaya kilala na yan dito mga broads. Pero yung magandang experience niya, syempre, after na ng UAP, nagkaroon siya ulit ng experience sa ibang liga sa New Zealand. Oh, so mas maganda yun mga broads. Ikaw mga broads, itingin nyo ba Kenneth Taffin? Bagay ba ito sa Barangay Ginebra San Miguel as their added shooter? So komento mo na opinion mo dyan mga brods. Ito isa-isa natin. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overdated Dilation lang. I'm out.